No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Priya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Blessings and more blessings sa inyong lahat na nanonood sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Brother Bernard Factor Canaveral nag-aanyaya. Samahan kami sa ating palatuntunan. Once upon a saint! Yay! Dalawang dekada na tuloy-tuloy po kaming naghahatid sa inyo ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! At syempre, kasama pa rin natin ang mga kabataang naririto sa ating palatuntunan. At sila po ay mga taga-parokya ng Santo Niño de Congreso na matatagpuan sa Congressional Road. Alright! Again, Father John Sendronquillo, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa inyong napakagandang simbahan. At sa lahat ng inyong mga parishioners, sa lahat ng ating nakasama, maraming salamat po. Pero tanungin din natin ang dalawa pang kabataang naririto kung ano ang kanilang masasabi sa kanilang parokya. Ate, ano masasabi? Ay kuya, ano masasabi mo? Yes. Masaya po dito, maganda at malawak. Pagpasok niyo pa lang po, para kayo nasa mall at sobrang lamig. Sobrang lamig! Alright! Yes, ate, ikaw naman. Ano masasabi? Ang masasabi ko lang po sa simbahan na ito ay madaming activities katulad nito at maluwag at preskong hangin. Yes, maraming salamat. Ha? Alam niyo po makakatuwa na isa sa mga napuntahan naming simbahan na talagang napakaluwag, napakalaki, at napaka-welcoming ay itong simbahan nila na ito. Halinawa, makapunta po kayo rito. Madali namang pumunta rito dahil makikita nyo rin sa Waze kung nasan ang kanilang lugar. Ano po? At syempre, kausapin na rin natin ang mga bata tungkol sa ating kwentong banal. Ito ay kwentong tutunong buhay na pakikipagsapalaran ni Saint Maximilian Colby. Tanungin ko nga, ito nga ang microphone. Complete the sentence. Si Saint Maximilian Colby ay... Yes, Nina. Ano? Siya ay? Nina? Ay nag-aral ng mabuti sa Roma. Nag-aral ng mabuti sa Roma. Napakalaga pala. Yes, kuya. Lapit. Bilis. Si Saint... kita mo naman yan. Oo, diba? Si Saint Maximilian ay... Naging pare! Yes! Ano pa? Sino pa sasagot? Si Saint Maximilian Colby ay? Yes, kuya. Yes. Ano pa sasabi? Nagkasakit po. Nagkasakit ng tuberculosis. Ano pa masasabi? Sino pa? Ang daming ginawa ni Saint Maximilian Colby. Ano masasabi mo, anak? Ha? Wala na ba kayo masasabi? Ano masasabi mo, anak? Ha? Si Saint Maximilian, mayaman ba sila? Oy, bakit hindi sinasabi? At ano ba ang trabaho ng nanay niya? Weaver, correct? Ilan silang magkakapatid? Sino-sino mga kapatid niya? Si Francis, si Joseph, at ano ang totoo niyang pangalan? Raymond. O, ang dami pala nating masasabi. Higit sa lahat, meron siyang debosyon sa ating mahal na inang Birheng Maria. At napapayag ba niya ang duke na ibigay sa kanya yung lupa? Okay. Bakit napapayag? Yes. Ano, bakit? Yes. Rola. Okay. Kasi po nag-iwan po siya ng ni Mama Mary. Mahal na birhen. Ng image ng mahal na birhen. At naniniwala siya, ha? Mga bata, ha? Ganun kahalaga ang ating pananampalataya sa mahal na ina. Kasi may mga iba na hindi nila masyadong binibigyang pagpapahalaga ang mahal na birhen. Pero sabi niya, hindi. Para mapalapit tayo ng husto kay Jesus, lumapit tayong una sa ina. Correct? At syempre, pag nanay ang nagsasalita, nakikinig yung anak. At ito na nga, pakihawakan ka mga anak. Nagkaroon siya ng City of Mary. At dahil dito, marami ang tao at mga kabataang lalaki na sumali doon. Maraming brothers na tumulong sa kanya. Sa isang pagkakataon, 800 na kabataan ang naroroon tumutulong sa kanya. Alam mong ginagawa nila? Nag-imprenta sila ng Knights of the Immaculate. Ito ay isang magazine na ipinamimigay sila sa mga tao. At marami ang nakakagusto nito
Nagalit nga yung ibang may-ari ng newspaper, kinukompetensya daw sila. Ang ginawa nila, nagtayo sila ng sarili nilang kiosk sa mga lugar. At hindi lang yon, sabi nung isa, Father, meron pong magpapahiram sa atin ng eroplano. Ha? Eroplano! Para humadala natin sa ibang bansa yung ating mga magazine. Talaga? Alam nyo mga bata, ang layo ng narating ng kanyang magazine para sa City of Mary. Neokolop Natov ang yung pangalan noon in Polish. At pinapunta pa siya sa Japan para mag-establish ulit na isa pang City of Mary doon. Hanggang nakarating yung kanyang mga imprenta sa Arabia at sa India, at hindi lang magazine ang gagawin niya, sabi niya maglagay na rin tayo ng radyo. At balang araw, gagawa rin tayo ng pelikula. Abay, kita mo nga naman yan. Ibig pong sabihin, si St. Maximilian Kolbe ay isang media person. Kung nabuhay siya ngayon, gagamitin niya kaya ang social media? Gagamitin niya kaya ang social media para ipalaganap ang debosyon sa mahal na ina? Yes! Kaya kayo mga bata, pwede palang gamitin ang media sa pagpapalaganap ng debosyon. Huwag puro share at puro like lang. Kayo mismo magsasabi ng inyong mga karanasan tungkol sa mahal na inang Birheng Maria. At kinakailangan niyang bumalik ulit sa Poland, at pagbalik niya, dumating ang mga Gestapo, dumating ang mga komunista, dumating ang mga Nazis, at hinuli ang mga kalalakihan doon. Kasamang hinuli si Maximilian Kolbe. At dahil nalaman na ikaw pala ay pare, yung pinakakomandante na si Kroll, dinala siya sa Auschwitz. At dito sinusunog yung mga Jews. At si Kroll pinapahirapan ang may tuberculosis na ang pagkapayat-payat na si Maximilian Maria Kolbe. Payat na nga, pinagbubuhat pa ng malalaking kahoy. Payat na nga, paakitin pa sa bundok. Pag nadudula siya, babatukan pang ganon. Tatadyakan pa at gugulong siya na ganon. Hirap na hirap. Ikinulong siya sa bank number 14. Ano yung bank na to? Bank number 14. Dito nakakulong yung mga preso. Sama-sama kayo doon lahat. Napakarami nila doon. Mainit. Pag malamig, sobrang lamig at walang simento, lupa. Dumadaan ang mga daga. At syempre, ang lamig at saka walang pagkain. Bibigyan lang sila ng kaprasong halos inaamag na tinapay at kapirasong soup. Pero si Maximilian, ibibigay niya pa sa walang pagkain. Kunin mo na, ikaw na ang kumain. Isang araw, may nakatakas. Tatlo! Nagalit yung pinakapinuno. Lumabas lahat! Ang nasa bank number 14. Ipinahilera silang lahat. Tatlo nakatakas. Sa bawat tatlo nakatakas na yun, 10 sa inyo, mamamatay! Inalabas sa mga kalalakihan. Inuro, ikaw, mamamatay sila lahat. Ah! Nagulat yung isa, wag ako! Meron ako asawa, meron ako mga anak, bawa ka sa akin! Iyak ng iyak, wag ako! Sabi nung isa, siguradong papatayin. Lumapit si Maximilian. Ako na lang. Pare, ako na lang ang papalit sa kanya. Pumayag kaya? Pumayag! Talaga bang gusto mo na ikaw ang papalit sa kanya? Sige, magpalit kayo! Mamamatay ka sa panahon na ito. At pinaghubad sila ng damit, ipinasok sa sila sa bank number 11. Ang bank number 11, doon namamatay ang lahat ng tao. Pag pumasok ka doon, tsak na patay ka. Pinaghubad ng damit, di ang lamig. Poland. Pagpasok nilang ganun doon, ang daming daga. Ando doon lahat ng mga, may ilang mga patay na nando doon sa bank. At nilalamig silang lahat.
Wala silang pagkain. Sa loob ng 2 linggo, hindi sila bibigyan ng pagkain. Wala silang tubig. Ano mangyayari sa inyo? Pero si Maximilian Colby, nagdadasal. Inaya niya yung 10 magdasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ave, Ave. Alam niyo yung kanta na yun? Ave Maria. Ave, Ave. Ave Maria. Ano yun? Sabi na naman, patigilin mo sila! Ayun na narinig. Hanggang sa isang boses na lang, Ave, Ave Maria. Ika-second week. Ave, Ave. Binuksan. Dumating na yung angel of death. Sino yun? May dala siyang hiringgilya. Ang sino mang mabubuhay, tuturo ka ng carbolic acid. Pag tinurok ito sa iyo, patay ka. Alam ito ni Abe. Siya na lang ang nabuhay, namatay na lahat yung siyam. Ikaw ba? Eto. Iturok mo na sa akin. Abe, Mari. Sa ngalan ng Diyos, Aba Ginoong Maria, ikaw sana'y pagpalain sa langit. Kinless pa niya. Pero yun ang utos, inurok sa kanya yung hiringgilya. Ave. August 14, namamatay. Kinabukasan, Assumption of the Blessed Mother. Ibig sabihin, sinalubong siya ng mahal na ina kinabukasan nung siya ay mamatay. Sa ngayon, si Maximilian Colby ay kilala ng napakaraming tao sa buong mundo dahil sa kanyang kabayanihan at kabanalan. Dahil pinili niya ang 2 corona, purity, martyrdom. Kung ikaw ang bibigyan ng corona, alin ang pipiliin mo? Pinili niya yung 2. St. Maximilian Colby, pray for us. Palakpakan natin ang kwentong banal. Sana po mga bata, naibigan din po ninyo ang totoong buhay pakikipagsapalaran ni St. Maximilian Colby. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang katagana ng ating founder, the Venerable Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together, and a world of prayer is a world that peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yeah!